Magandang araw mga akademista. Welcome po sa Philippine Dhamma Challenge YouTube channel. So, magpapalabas naman po tayo ng isang Dhamma tutorial. At una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa mga nagpa-private message sa ating YouTube channel na sobrang nagustuhan itong ating mga videos or instructional videos sa Dhamma. So, gagawa pa po tayo at magpapalabas ng mga Dhamma tutorials para po sa inyo na mahilig sa larong Dhamma. Okay, so dito na po tayo sa Dhamma tutorial number 10. Now, ito pong position na nakikita nyo sa board. Very common po ito na pwede nyo ma-encounter sa inyong mga aktwal na laro. So, kailangan po na alam natin ang tamang technique kung paano po manalo sa mga ganitong mga position. Now, dito po sa kanan, makikita nyo na itong tatlong pesa ng itim, nare-restrain niya itong anim na pesa ng puti. Ang tawag po dito ay clamp. So, pabor po ito na position sa itim. Pero yung plano po dito ng puti ay gagawa ng mga series of exchanges para po makalabas siya dito sa kanyang position dito sa kanan. So, yung plano dito ng puti, nagpapakain siya dito. So, ang mangyayari mga kadamista, may mga series of exchanges na mangyayari at makakalabas siya dito sa tinatawag nating clamp. Okay, so balik natin ang position. Okay. Pero tira po ito ng itim. So kayo po yung magdadala ng itim. At pag-isipan nyo kung ano ang best move para po manalo sa ganitong posisyon. So, pwede po ninyong i-pause ang video para po mapag-isipan ng mabuti kung ano ang tamang tira dito ng itim. Okay. So, ang tamang tira dito ay 6-2. So, para ma-libre ang posisyon ng puti, titira siya ng 15-14. So, may dalawang paraan para kumain dito. So, may 3-15 or may 2-16. So, saan po dito ang tamang paraan na kumain? Marami sa mga players dito, ang gagawin nila, dito sila kakain. 3-15. So, tingnan natin kung tama itong kain na
Tingnan natin kung tamang kain. Itong 315. So, kakain ng puti, 26. Pwedeng kakain dito. Kaya lang mga kademista, pag ganun yung kain ninyo sa 3 to 15, nakita nyo po na may mga series of exchanges at na-free up po ang position ng puti. So, medyo hindi po yun ang tamang pamamaraan kung paano kumain doon sa pesa sa 14. So, balik natin yung position. Okay. So, after nag 6-2, 15 to 14, ang tamang paraan para kumain ay 2 to 16. Now, baka magtaka kayo kasi makakainan ng dalawa dito ang itim. Pero ipapakita ko sa inyo na ito yung tamang paraan para kumain. So, kakain dito ang puti, 4 to 8. Ngayon, titira tayo 11-6. Okay. So, kahit po lamang dito ang puti, medyo dihado po siya dito sa posisyon kasi nare-restrain po ng 3 pesa ng itim yung 5 pesa niya dito sa kanan. So, kahit na lamang po ang puti, matatalo po siya dito sa ganitong posisyon. Okay. So, tingnan po natin kung anong pwede mangyari. So, of course, hindi po pwede ang 215 kasi makakainan siya ng dalawa. Pag tumira po siya ng 12-8, dito lang po tayo, 6-2. So, talo na po siya dito mga kademista. Hindi po siya pwedeng mag 14-15 kasi makakainan siya dito. Of course, pag nag 2-15, makakadama tayo dito mga kademista. Okay, so balik natin. So, sa ganitong posisyon, hindi pwede ang 12-8. Ito, hindi rin pwede. So, yung gagawin nyo na lang mga kademista, titira ng 14 to 15. So, ang gagawin natin, 16-14. So, kakain siya dito, 2-16. Dito tayo kakain mga kademista. 13-15. So kung i-analyze mo yung position, equal na ngayon yung material. Pero mananalo po dito ang itim mga kademista kasi makakadama po tayo dito. So hindi naman siya pwedeng magpakain kasi makakain siya ng dalawa.
So, makakadama po tayo at hindi na mapipigilan ng puti. So, panalo na dito, mga kadamista, ang itim. Okay, so, yan po yung ating dama tutorial. Pag nagustuhan po ninyo, paki-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel, Philippine Dama Challenge. Para po, lagi kayong updated at mapanood yung ating mga pinapalabas na mga videos. So, shout out po sa mga kaibigan natin, si Robertski Mula, Marlo Himudo, Grandmaster Eliazar Karin or Boy Dalagit, at yung marami pa nating kaibigan sa Dama. So, baka sa next natin ng mga videos, i-shout out ko rin po kayo. So, salamat po at magandang araw sa inyong lahat.